Hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Bali, nandito po tayo sa bahay ni Atlas ngayon at ni Kuya Bobet. Bali, ito pong si Kuya Bobet po ay madalas po siyang makita po sa harapan po ng kanilang tindahan kapag hinahatid po namin anak po namin sa school. Bali, nakikita ko po kasi hirap siya dun sa sitwasyon niya. Kaya po, after po na maihatid po namin yung anak po sa school, ay kinuntahan po si Atlas sa tindahan. Sinabi ko po sa kanya na baka gusto niya pong subukan yung pinapainom ko po sa mga magulang ko. Kasi yung mga magulang ko din po ay meron pong diabetes. Bali, tinuruan ko po siya ng pag-prepare po ng saluyot and pudiago juice. Bali, kamusta po ang kalusugan po ni Kuya Bobet atin nung hindi pa po siya nakakainom po ng saluyot and pudiago juice? Dati kasi, madalas po siya masugod sa ospital, halos 3 years na, sa loob ng isang taon, mga 4 na beses, lagi siya nakakonfine sa taas ng sugar niya. Na-stroke nga siya. Ang stroke niya nanday sa diabetes niya, hindi sa high blood. So, pabalik-balik kami sa hospital, paulit-ulit. Nung sumunod, kung huli, dito niya po sa Margarito, nagkasugot niya yung loob ng daliri niya, hanggang saan natutulog siya ng paa. Kamusta po ba ang sugar level po ni Kuya din? Mataas ang sugar level niya. Umabot siya ng 4 to 500 eh. Oo, 4 to 500. Tapos, hanggang sa umasak din yung ano niya, katawan niya. Kala ko na mawawalaan siya sa buhay namin. Ngayon, tapos, ito niya. Nagpapasalamat din ako at nakilala nga kita. Laking tulong ka sa amin na binigay mo sa amin yung ginagawa mo sa mga gulang na herba. Nakatulong sa kanya. Nakatulong sa kanya yung herba na inyanap sa akin yung sky di madurang. Tapos, halos 3 months kami sa hospital. Nilabas namin siya. Okay na siya. Tapos, siguro, almost 1 week na, sinugod pa rin naman, tumirik yung mata niya. So, tugod namin na naman sa Margarito. Nung makarap yung gabi doon, yung pang sugar level niya, bumagsak naman, 20 lang. So, hindi sinaksakan siya ng sugar. Tapos, hanggang nung sinugod ko, kala ko, yung sinuka niya nung gabi ay chocolate lang. Kala ko, yung siya ng Coke or Milo. Kasi, nakatiyak na siya, hinga-hinga na siya. So, buti may pamangkin ako, tinawag ko, nagtatrabaho na siya sa hospital, dahil sa Angono, buti nandiyan siya, opo niya. Sinamahan niya ako, sabi niya, tadalhin natin sa hospital dahil dito, delikado na. Isa-isa na lang kasi hindi niya. Ngayon naman namin sa hospital, yung siya ay may laboratory, yung pala, may depresya na yung kanyang lupa. Yung pala kasi yung kanyang kulay tsokolate, dugo mo pala yun. Tapos yung dumi niya, tsokolate rin, yung pala dumi niya. So, pinadadala na siya sa akin, patingnan niya sa malaking hospital. At patingnan niya, baka kakakolonoscopy nga. Hanggang sa hindi po naman siya nadala doon, ay nanti ko na siya bumalik. Yung nga, nung makausap ko sa Miss Ivy, nakatulong niya sa akin. Sa luyot na may sanas. After po makainom ng salitin ko di apple po si Kuya Bobet, ano pong kamusta po yung pag-sugar level? Oh, ako, napakaganda ng improvement to. Kasi, kamusta po yung, ano, yung sugar level? Yung sugar level yung una-una, nag-ano na lang siya eh. 120, nag-ano, nag-110, nag-80 plus. Ganun siya kasi minomonitor ko talaga yung sugar niya dahil hindi lang siya napapatingin na ng pang-test talaga ng sugar. Umaba talaga kasi yung painin ko sa kanya, di ba, dapat sabi ko na sa akin, gawin kong pa-juicer. Eh, yung juicer dito sa bahay, malaki eh, nasa taas pa, nahirapan ako mag-aba. Diba? Ang ginawa ko, pwede naman pa-blend. Pa-blend lang ginawa ko sa kanya, umaga, tapos. Ngayon, ang dami nga pasig talaga sa kanya, lahat ng mga suri ko. Kasi ko, lagi nakatambay sa harapan ng tinda ko, ayaw niya hindi ako nakikita kasi nalulukot siya dito sa bahay. So, madaling araw pa lang, nandun na siya, nandun na tanghali. Ay, nakapansin na sobrang ko sa sabihin niya. At hindi ko sa nila, bakit ang taba-taba na, ang ganda na ng kulay. Sabi niya, nagkula na. Kasi dati mapukula. Tapos yung paa niya, napansin ko pag pinapaliguan ko siya. Kasi may ointment ba na ko nilalagay, pero hindi siya talaga natutuyo eh. Hindi talaga. Pinakabahan niya ako. At ito, pag ganito, ang tagal-tagal na, ilang buwan na kami. Alas, ilang buwan na kami nagagamot. Talaga yun pa rin.
hindi nababago yung sugat niya. So talagang pinainom ko siya ng saluyot na may Fuji apple. Pero talaga, natuyo siya. Isang himala talaga, tuyo. Kaya ako, thank you Lord, at nakilala ko talaga sa Ibet po ako. Ay, ID ako ng ID. Ibet pala. Ibet po, Ibet. No, sorry, sorry. Kamusta po yung ano yung pagdumi ni Kuya? Oo, yun. Isa pa yun. Kasi dati yung dumi niya, pag nililinisan ko siya, parang iba yung kulay, iba yung amoy. So, nung umiyong siya, nagbako normal yung dumi niya. Naging kulay yellowish siya. Tapos yung kamay niya, normal na. Hindi siya yung talagang masamsang na pwede siguro kung masakit siya sa bituka. Duro parang tingin ko nalinis yung bituka rin niya. Kainin niya na. Eh, kamusta po yung ano yung maitim sa paa ni Kuya? Ano na, medyo nag-light na siya. Yung sugat niya. Light na yung kulay. Dati violet siya eh. Violet siya. Ngayon, light na yung kulay. Bali, ano, na. Pares din po nangyayari sa tatay. Mm-hmm. Yung tatay ko po kasi pag pinain ko po ng salute, ano po di apple juice. Yung kung maitim po, ano po siya nagla-light. Tapos yung iba po naaalis. Kaya kapag po tumigil po, hindi ko ba, ati sa no? Kapag tumigil po, bumabalik po yung pagka-dark po nung ano, yung itim sa paa. Kaya nga niya, yung iba ngayon, yung ulit ang isang sa relation kayo. Napapansin ko. Kaya talaga dapat direct siya. Hindi kasi hindi po continuous ko ulit. Kasi yung po, naging busy ako, na isa-isa lang din ako. Dati yung alaga pa talaga, patapos ng kamibigan. Pag ano, gagawa ko na siya ng news niya, kaya ino ko na yun, bago siya mag-alusal. Bago mag-almusal, yun muna yung tete, hanggang sa gabi, ganun din. Tapos meron akong, gusto ko lang i-share sa inyo, meron akong isang kaibigan din na ang pangalan niya ay Jessie. Ang asawa niya si Jessie. Nakuntay din sa ospital yung asawa niya eh. Last month lang eh. Ano po, parehas din po? Diabetes. So, parehas din ang asawa ko. Nanihina din siya, bukot-bakot na. Tapos parang hindi din makakain. Yung sabi sa kanya, Tessie, try mo yung tinabi sa akin yung event, sabi niya gano'n. Ginagawa ko tetambore, kumpang yun, sabi niya. Kasi yung sabi ko, tinama asawa ko, tetambore kulay. Oo, ganda na kulay niya, tsaka maputi. Siya ma-normal na yung kulay. Saka talagang ano po si Kuya Bebet, tumaba. Oo, tumaba. Lahat yung payat nito. Makita yung picture niya yung before and after. Talagang hindi siya alam. Saka ano po siya, laging matamlay, lagi na kayo po. Saka ano, lang siyang kagaya, tumutuloy laway niya, tulala. Oh, ay po, madaldal na siya. Ako, naku, ngayon, nabawa. pag nagagalit na yun, tumataas na yung boses. Ano ba, ayun, pinatry ko dun sa asawa niya. So, edo yung ginagawa niya, edo ginawa niya yung ginawa ko. Nagusto ng asawa niya nung nasa ospital. Dito yung mga 3-4 days lang doon nakain niya yung asawa niya. Buminaway yung pakirandar niya kasi nasa ospital niya. Pinapinus din niya yun ngayon. Misal niya, sa akin siya nipapasabay ng saluyot sa palengke. Sa natin kami, ayun, laking bagay nga daw, sabi ng asawa na, gusto ko yun, lumalakas ako pag suot, iniinom ko, tsaka parang maginhawa daw yung pakiramdam niya. Kahit yung pagdumi niya, kahit ako din, kasi pag may sumobra doon sa tinimpla ko sa mister ko, iniinom ko din, kasi ako may UTI ako, dati hirap akong umihi. Ngayon, pag dumi mo ko nun sa gabi, normal lang yung ihi ko, maginhawa. Kaya yung ano niyo po, di ba sabi niyo, oo, yun yung masakit. Oo yun, sa rayuma ko. Ano siya, parang marami siyang dala. Iba talaga yung gambar. Hindi kagaya siyempre ng iba natin gamot. May mga side effect talaga. Hindi yan, pag malaking tulong. Malaking tulong sa aming mag-asawa. Kaya magpapasalamat ako na nakilala ko si Ms. Ibet. Una-una sa Panginoon. Pangalawa kay Ms. Ibet. At siyempre, asawa ko rin at nandiyan pa. Nasa tabi ko. Kahit yan ay pasaway. Kahit pasaway to. Laban lang to, laban. Ilang po, nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyong mga nanonood. Sana po, mahikayat kayo na gawin po ninyo yung kung may problema po kayo sa inyong pamilya, gawin po ninyo, itry po ninyo uminom ng saluyan and Fuji apple juice. Try nyo po. Masarap naman po ang lasa niya. Ako nga, dati hindi ako makain ng saluyan. Kung alam po makakagaling sa akin, nung ininom ko siya, malapit lang siya, pero mas masarap na dahil lasa ng sana. Sana po ay may natutuhan po kayo sa video po na aming inihanda po. Salamat po sa Diyos. Thank you.